Mga brothers, sa wakas, kasama na natin ang Bajaj Kawasaki Rouser RS200. Kaya huwag na natin patagalin, bigyan na natin kagad ito ng isang matinding intro. Get ready, drop the beat! So mga brothers, dalawang version ang meron itong rouser na ito. Merong RS, which is itong full fairings, and also merong NS. Itong nasa likod ko is a naked sports bike ang datingan. So ito naman yung susunod natin. So unahin muna natin ito. Para sa akin mga brothers, ang motor na ito is sports tourer motorcycle. So hindi siya ganun kayuko. Mapapansin na kagad natin dito sa clip-on handlebar niya, mataas yung pagkakarise niya. And also yung kanyang body design, it composed ng dark gray na gloss. I think this is metallic. And then meron siyang matte finish sa kanyang fairing and also decal works ng carbon fiber. Meron siya dito sa kanyang parang palikpik. And also dito sa front fender niya, may decal din ng carbon fiber finish. Ayan. Para kasing hindi boring yung pagka-dark niya, may highlight siya lalo na pagka gumigilid. Yung pagkakadesign ng kanyang fairings mga brothers, is may originality naman yung ginawa rito ng Bajaj. Ayan, wala naman siyang kinopya. Yun lang napansin ko, wala siya masyadong air intake, no? Masyadong sarado yung fairings niya. Dito, hindi katulad sa mga ibang mga sports bike natin, no? Tagusan yung fairings, no? So parang yung hangin, pumapasok lang sa loob, sa makina ulit, lalabas ulit, no? So dito sa Rouser RS200, wala akong masyadong makita. Tapos may grab bar siya dito. Ayan. Nakatago, no? Kasi pag sports bike, pangit yan pag may grab bar na bakal, no? Mako-compromise yung pagka-sporty niya. Nakatago naman. Meron ka dito kakapitan. Ayan. Going naman dito sa tambucho niya mga brothers, maiksi lang siya, no? So, short muffler lang siya. And I think this is a housing. Yung muffler niya maliit lang, nandun sa pinakaloob. Ang kagandahan nito, hindi ito ganun kainit. So, kahit madikit yung hita mo dito o yung hita ng iyong back ride, eh, sigurado hindi mapapasok. And then, pagdating dito sa gitna, ayan, nagustuhan ko rin ito, yung parang fence dito, parang pasukan ng hangin papuntang makina o air filter. Ayan. Dito sa harap mga brothers, para siyang mukha ng dragon, no? Alam nyo ba yung ano, How to Train a Dragon na movie? Parang ganun eh, ganito yung mukha ng motor na ito. Kasi yung dalawang projector lamp niya dito, which is itong LED, hindi lang natin mapagana kasi dapat naka-on yung makina. Tapos ito yung kilay niya, di ba? Parang nagre-represent, ito yung daytime running lights ng motor eh. Tapos parang kilay niya. Tapos ito yung tenga, yung turn signal lights, which is LED rin. Tapos flexible naman siya kahit papano. Ano, so talagang kala mo parang mukha. Minsan nga napagkakama lang ko itong 400cc mga brothers kasi ang lapad talaga ng build ng kanyang kahay. Oh. Ayan, oh. Tapos yung kanyang clear dito na windscreen. Then add-ons naman yung kanyang side mirror dito na foldable. Ayan. So pwede mong i-fold yan lalo na kung sasaba ka sa mga tracks. Kung ayaw mo nang tanggalin, pwede mo. O kaya kung mag-high speed ka, pwede mo rin tanggalin para hindi makabala sa aerodynamics mo. And then itong fender, katulad ng sinabi ko kanina, meron nga ito na sticker o decal ng carbon fiber, no? Para mag-highlight siya. Kahit dark siya, meron pa rin makikitang highlight sa kanya. Going dito sa likod mga brothers, isa rin ito sa mga trademark nitong RS200. Yung kanyang taillights. Ayan, oh. Kakaiba to. Parang yung mga ganitong hubog, parang sa CF Moto parehas din. Pero ito, iba rin naman din yung sa kanya, no? Magkahiwalay, tapos LED na rin yung setup nito. Ayan, tapos yung turn signal lights niya rito, LED na rin, na may pagka-flexible ng konti. Ayan, kahit matabig mo, hindi siya basta-basta mababali. Tapos may ilaw na rin yung iyong plaka dito. So, mas visible kahit sa gabi. And also, meron ka rito ng another tar hugger para sa putik. Yan. And syempre natatanggal din naman yan para much more sporty tignan yung motor mo. Lalo na ngayong summer, pwede mong tanggalin yan. Ngayon kung maulan, pwede mong ibalik yan. Tapos may another tar hugger na naman dito. So safe na safe, no? Sa putik itong underneath mo at saka yung back ride mo.
And now mga brothers, i-check natin yung seat height nitong motor. Kung abot ba ng isang 5'4 na kinapos sa height. At ang seat height niya is 810, no? So mataas-taas po. Pero ganun pa man mga brothers, nakalapat naman ang daliri ng aking paa. Hindi pa naman ako tiptoe. Siguro kung 5'2, 5'3 ka, tiptoe ka na rito. Pero kung mga 5'4, 5'5 pataas, aba, much more comfortable itong sakyan. Siyempre, pag kalapat yung paa mo, mas mataas yung riding confident mo. Pero okay naman, mamanage ko naman. And also, pagka may angkas ako dito, mas bababa pa to. And also, yung bigat niya, for the 166 kilogram na wet weight, di ko naman nararamdaman. Tama lang, parang typical lang din sports bike. Okay naman. Tapos yung comfort ng kanyang seat, okay din. Kahit manipis yung foaming niya, ramdam ko pa rin naman na komportable ako at malambot siya. At makapit yung upholstery niya mga brothers. So kung nakamaong ako, hindi ako sumusubsob. So sa mga biglaang preno dito, hindi ako mapupunta sa unahan. At pumapuntahan naman din ako, meron din naman siya rito nga tank guard. Ayan, so parang pag nabangga yung lang yun ha, hindi masyadong masakit. Okay? So yung kanya na mga suspension, check natin yung compression at saka yung rebound. Okay ah, maganda yung front suspension na pag nagko-compress and also pag nagre-rebound. Tama lang, hindi naman sobrang lakas, hindi rin naman sobrang tigas. No, kasi pag sobrang lakas, tatalbog ka naman. And also yung monoshock niya dito sa likod na Nitrox, swabing-swabing. Sigurado pag ito, ginamit mo na sa mga kurbada, maganda nito iligo. And also kung sa mga off-road naman, ako kakain lang ito ng lubak, hindi ka pahihirapan ito. Then yung turn radius, malaki para sa isang touring sports na motor. So hindi ka mabibitin magmanubra. Tingnan ko nga kung matutulak ko. Dulas. Hindi ko na matulak. Mabigat din kasi. Ayun, and also flat yung gulong. Tapos yung riding position niya mga brothers, ito yung maganda pag touring sports. Hindi siya ganun yukong-yuko. No? Naka-clip-on siya pero may taas yung clip-on niya. So yung yuko niya tama lang, semi lang. No? Hindi katulad sa mga ibang sports bike na more on aggressive riding. Ito sakto lang. And then yung footrest position niya, no, tama lang naman, hindi naman din pasok na ganyan. So nasa parang bandang gitna pa rin, pero nakapasok pa rin naman. Okay, dumapo na tayo dito sa kanyang meter funnel. Ba, ganda rin ang design na, no? Yung outer niya rito, kala mo carbon fiber din, no? Kasi may sticker na naman ng carbon dito. Ayan, so ang ganda ng pagkakashape, parang kala mo pakpak na may bilog sa gitna. Anyway, buksan natin yan para makita natin kung anong mga meron and features sa kanyang meter panel. Ba, halos lahat kompleto ah. Sa gitna, makikita natin yung kanyang RPM alongside with the fuel meter. Ayan, digital yan. And then dito sa kanan, makikita pa natin na meron siyang side stand indicator. Sasabihin niya na kung naka-side stand ka for more safety. Ayan, kung malilimutin ka. And then katabi yung orasan mo. Good thing, may orasan para hindi ka nalilate. Yung speed meter mo, eto, napakalaki. And also yung odometer. Meron din siyang RPM limit, oh. Maganda to. So alam mo na kung kailan ka naglilimit sa RPM o kailan ka mag-switch ng iyong gear. No, dito naman sa left side, nandito yung mga indicator niyang tinatad. Ayan. Yung left and right niya pinagsama na. Tapos meron lang siyang neutral indicator. So wala siyang gear indicator eh. Napansin ko kanina ang chinecheck ko. So meron siyang battery check. Ayan. Tapos ito yung high beam. Ayaw gumana eh. Kailangan nakabukas yung motor. Pero yan yung high beam. Nakita ko na. And then ito yung engine oil check mo, temperature check, engine check, and also yung proud ownership ng Bajaj. Ayan. Tapos ito yung adjustment mode tsaka select. Ayan o. Meron siyang trip 1, trip 2, tapos odometer. Ayan. Yun naman. Ayan. Tapos trim. Balik na natin. Okay, pagdating dito sa manibela niya, naka-clip-on handlebars ito, pero mataas naman yung rise. I think almost mga 3 inches ito. No? At ang gusto ko sa mga switches ng Rouser, meron siyang assist lamp. So kahit gabi, maganda sa gabi, kitang-kita mo to. And also nag-highlights din, no? So may dating siya. So meron siyang horn, check natin. Ayaw gumana ng horn, kailangan nakabukas talaga yung makina. Madamot. Ito yung left and right. So, madali naman na paganahin. Ito yung low beam and also yung kanyang high beam. Meron din siyang flasher. Ayun, umiilaw. Umiilaw siya. Hindi para siya puti. Para siyang ano, yung or standard na yellow. Yung handle grips niya mga brothers, sakto sa isang medium na kamay. And good thing meron siyang end bar. Brake lever dito. Okay naman at napakalambot ng kanyang clutch. Dito naman sa kanan, ito yung handle grips sa throttle. Ayan. Hindi po ito naka-quick throttle, no? And then meron din siya ritong end bar. Ito yung electronic start niya. Ayan.
pwede natin pagganahin pero hindi ito tatakbo dahil walang gas. Ito yung kill switch ng makina and also yung brake lever para sa preno sa unahan. And then dito naman sa tangke niya, ang napakalaki, no? Napakabrusko. At ang gusto ko pa, meron siya ritong tank fad, no? Which is good, no? Pagka nakasagad ka rito, napakalambot niya. Talagang kahit masagad yung pinaka yag balls mo dito o pinaka, alam niyo na, hindi kayo ganung masasaktan. Ayan, no? Ang ganda. Tsaka pagka matak mode ka dito, dinikit mo yung hita mo dito, hindi dudulas. Ay, magandang purpose niya, no? Tsaka yung emblem design ng Rouser dito, 3D na yun. Naka-embose, oh. Ganda. Diba? Light silver. So, mas nagpa-pop lalo. Alam na naka-Rouser ka talaga. Dito sa harap, mga brothers, nagamit ito ng telescopic fork na suspension. Ayan. Good thing, meron pa siyang reflector dito. Okay? And then, ABS na yung freno niya and ang kanyang caliper is vibrant. Tapos, dalawang piston pat ang kanyang caliper. Which is good thing kasi mas maganda mamreno pag dalawang piston kumpara sa single piston. Ayan. Then, ang laki ng kanyang disc rotor dito, mga brothers. So, nag-highlight sa mismong gulong ng motor. And then, meron siyang size na 100 by 80 na 17 inches na wheel mags. Ang kagandahan, tubeless na rin ito, mga brothers. So, kung mapaplatang ka, hindi ka masyadong hassle kasi makakapunta ka pa sa mga malapit na vulcanizing shop. Dito naman sa likod, mga brothers, ang gulong niya is 130 by 70. Of course, tubeless din ito at merong street tire na goma. Yan, yung compound naman ng goma niya, mga brothers, masasabi ko may pagka-soft naman and also branded ng MRF. And good thing, naka-disc brake din yung likod niya with the ABS na rin. So, yung ABS niya is a dual channel. Ang gusto ko pa dito, yung tensioner, ito yung pagka gusto mong pantayin yung alignment ng gulong mo dito sa likod, may number siya. So, madali mo mapapantay, no? So, kabilaan yan yung number niya. So, mas madali kaysa yung sa may mga, yung iba, di ba, guhit. Ito, kala mo, parang compass, eh. May number, eh. Isa pa sa highlights ng suspension nitong RS200 ng Bajaj is yung monoshock niya na Nitrox. Ayan. So, mas maganda mag-play ito kukumpara natin sa mga conventional na monoshock kasi Nitrox yung kanyang baso dito. So, sigurado maganda yung compression at saka rebound ng likod mo dito lalo na kung nasa off-road ka na dumaraan. Okay, mga brothers, sa makinang itong RS200, meron itong 200cc and rounded niyan, 199 yan to be exact. And then meron siyang 6-speed pagdating sa kanyang cambio. Ang kagandahan, mga brothers, fuel injected na rin ito at naka-liquid cooled na rin yung makina. So hindi ka na mag-worry kung may stuck ka sa mga traffic na sobrang init o kahit mag-long ride ka pa. And then may technology ito ng Bajaj na DTSI. So ano ba yun, mga brothers? So yun yung technology ng mga brothers na meron siyang spark plug na dalawa. Pero ito tatlo. Pero ito, ginawa pa nilang tatlo. So, ang kagandahan, pagka ganun yung spark plug mo, sa madaling explanation, mas maganda yung power ng makina, yung combustion niya, yung sunog ng gasolina, at the same time, makakatipid ka rin pagdating sa fuel consumption. And also, mga brothers, pagdating naman sa kanyang power, meron nga itong 24 horsepower and 18 newton meter naman pagdating sa kanyang torque. So, hindi ka na rin mabibitin pagdating sa isang 200cc sports touring bike. So, mga brothers, may presyo nga ito ng 149,500 pesos dito sa Motorcycle City. Ngayon, kung gusto niyo namang kunin ng terms, magda-down payment lang kayo ng 11,300 and also for the monthly ng 3 years na 7,806. So mga brothers, kung gusto niyo po ito makita, ang unit po yan sa Motorcycle City, Subic Zambales branch. And also available po ito sa lahat ng mga Motorcycle City branches nationwide. And also mga brothers, i-comment nyo naman kung ano yung inyong mga opinion dito sa motor na ito, kung sulit ba siya sa kanyang price point pagdating sa kanyang specs and key features. At pag-usapan natin yan sa comment section. So ako nga po ulit si Art ng Sort Moto. Maraming salamat po and magkita-kita po tayo sa ating susunod na walk around, yung NS200 naman, yung kapatid. Cheers!